Ngayong araw ng kalayaan, nagbigay pugay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard sa mga mangingisda sa Bayan ng Kalayaan sa Pag-asa Island. May ulat si Clazel Pardilia. Mainit na palitan ng radio challenge at mapanganib na pagmamaniobra sa dagat. Ilan lamang yan sa mga insidente ang nangyari sa pagitan ng Pilipinas sa China sa loob ng West Philippine Sea. Pero sa kabila ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ngayong 125th taon ng Araw ng Kasarinlan, naglayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard sa Bayan ng Kalayaan sa Pag-asa Island. Sakay ng BRP Francisco Dagohoy, ihahatid ang iba't ibang tulong kabuhayan sa mga mangingisda. Gaya ng mga bangka na makatutulong sa paghuli ng isda, post-harvest facilities tulad ng freezer para mapanatili ang kalidad ng isda, at magtuturo rin ang kasanayan sa good manufacturing at sanitation standard. 5 milyong piso ang budget para sa naturang programa. 80 beneficiaryo naman ang makatatanggap ng ayuda. Habang tayo nagdidiriwang ng Independence Day, binibigyan pugay din natin ang ating mga buhay na bayaning mga mangingisda. At ito'y isa ring hakbang para mas malaya nating malinang at mapalawak ang kakayahan ng ating mga mangingisda para sa pag-angat ng kanilang kabuhayan. Ayon sa direktiba ng ating Pangulo, ang pagpapadaloy ng suporta ng pamahalaan ay kailangang umabot kahit doon sa mga malalayong baybayin komunidad, at isa na nga rito ang Pag-asa Island. Higit 275,000 metric tons ng produksyon ng isda ng Pilipinas noong 2022 ay galing rito. Kaya mahalagaan niyang mapakinabangan ang hitik na yaman ng West Philippine Sea. Alas 12 na tanghali ngayong araw ang alis ng BRP Francisco Dagohoy mula rito sa Puerto Princesa, Palawan. Sa loob ng 28 oras na paglalayag, inaasahan ng Philippine Coast Guard ang pagpaparamdam ng presensya ng mga Chinese bago makarating ng Pag-asa Island. Kung tutuusin, paulit-ulit at nasanay na anya ang PCG sa ginagawa ng China. Pero git nila, usually, sir, pag dumadaan doon sa area na meron yung China Coast Guard, especially yung mga occupied features ng Coast Guard, sir, ng China Coast Guard, sinasyado tayo ng Coast Guard, sir, or may mga radio challenges and response silang tina-challenge sa atin purposely para umiwas tayo doon sa siniset nilang 12 nautical miles doon sa area na inoccupy nila, sir. Sa June 13, alas 2 ng hapon, inaasahang dadaong ang Francisco Dagohoy sa Pag-asa Island. Meron kaming response na binibigay, sir, kung sakaling i-challenge kami doon sa area, sir. Lagi nating ini-insist yung presence natin doon, and ini-increase naman natin yung volume ng deployment ng barko para ma-assert natin yung kwan, ma'am, yung rights natin, and then purposely para naman makuha natin yung occupied features na meron tayo doon. Mula sa Puerto Princesa, Clazel Pardilia para sa Bayan.